mga bundok ay walang matutubo dyan na mga gulay, mga fruit bearing trees, wala po, testonte po yung mga puno dyan, maliliit. Unless na kinuha mo ang minerals, saka mo i-rehab, that's the time na magkakaroon ka ng agroforestry dahil mamubuhay na doon ang mga fruit crops, ang mga fruit bearing trees. Hindi ho yan kasi nakikita at inaano sa sambayan ng Pilipino. Yan ang makikita na sinasabi nila ng pagkasira ng kabundukan dahil wala pong pagmamina na nagaganap sa buong mundo na hindi mo makikita, parang sinisira siya. Bakit hindi natin sa titignan kapag hindi na sa namina at narehab na? Mag-iipa po ang itsura niyan. Pinangako niya na sa amin dahil 2 taon na po na hindi nagmamina ang aming mga kumpanya doon sa aming bayan. Ngayon nangako na siya nung nakaraang taon ang previous administration at bago pala siya ay talaga bilang sekretary, nangako siya na magbibigay siya ng trabaho. Ngayon, wala pa hanggang ngayon. Kaya, nandito na kasi hindi ho natin may pagpapaliban ang kagutuhan. Gusto niya bang sabihin sa amin, after 2 years, sabi niya, magbibigyan na kami ng trabaho? Wala hong tao na makakatiis ng kagutuhan ng 2 years. Makikita niyo dito, hindi naman ho lang kami yan eh. Nandami din namin mga kasamang mga IPs, mga lumads na andyan. Yung unang nagsalita kanina, ayon ang presidente ng Atom, Alyansa Tuloy Mina ng Mindanao, na isang lumad. Ipinaliwanag niya po kung ano ang talagang nangyayari doon sa kanila sa mga natutubo. Ayaw ba natin silang matutong magkaroon ng magandang edukasyon? Napamunuan ang kanilang mga sarili? Ang gusto ng ating pamahalaan ay maging lagi na lang silang bangmang? Natututo na ito silang mangarap. At ngayon, gumuha na naman. At yan ay nasa liblib ng mga kwan. Hindi ko naman po nilalahat. Ang mga iba dyan ay nasa insurrection noon. At nung nagkaroon ng mga oportunidad na ganito, na nakapasok sila sa mina, ay bumitaw sila sa pakikibaka sa gobyerno dahil nagkaroon na sila ng sapat na kapuhayan. Ayaw ba natin ng ganun? Ang sinusulong natin ay peace process? Isinusulong natin ang kapayapaan? Ang gusto namin mangyari upang tuloy ang minahan. Dahil yan naman doon kami nabubuhay mula noon hanggang ngayon. Impog lang ang polisiya at yung doon ang kailangan hindi na parang normal na monitoring para parang mangyayari dahil ang government ang nagpo-provide ng policies para sa operation ng mining. Kasama po kami kasi yung mga benefits na tinatanggap ng aming barangay sa minahan na hindi naman kayang ibigay ng gobyerno, nandun yung support sa agrikultura, nandun, support sa education, marami kaming scholars, support sa health, sa infrastruktura, kasi walang daan dati sa amin. Nung nandun yung minahan, yan na, hindi na kami naglalakad pababa ng bayan. So, bali malaking kawalan pag natigil yung mina sa inyo? Malaki talaga. Parang dinaanan ng pinakamalakas na bagyo.